guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano ako mag-apply ng fake nails. Pero hindi ko siya gagawin sa aking kuko since ang kuko ko ay mahaba na at hindi to fake, okay? So ilalagay ko siya sa kamay ng kaibigan ko. Supposed to be, dapat sabay kaming gagawa ng intro, pero atap si ating umuwi kasi hindi na kami nakapag-intro. So ako na lang. Pero she is Norhaliza, kasama ko siya sa Mix Makeup Challenge. At kung gusto niyo makita yung video naming dalawa, I'll link it in the description box below para mapanood po ninyo. Disclaimer lang, I am not a nail artist or a pro. Ito lang po yung way ko kung paano ako nag-apply ng fake nails at kung paano ako mag-design. If you wanna know kung paano ako mag-apply ng fake nails, please keep on watching. Etchos ko lang to ah, for the try lang. Kamay ko yan, pabida, may banin. Hello! So, ayan, kamay yan, inda. Hi, inda! So, first, puputulan ko lang ang kuko niya. Dapat kasi, pudpud na pudpud yung kuko para walang sagabal sa fake nails. So, next, kumuha ako ng nail file. Ipapile ko lang yung kuko niya para walang nakakasugat, yung walang magaspang, ganun. So, ayan. I-nail file niya lang. Tagal. So, next, binabasa ko dyan. Hindi ko alam bakit, pero yes, ginagawa ko siya. Yan, malatayo ulit sa Bisaya. Benzeline. Benzeline daw yan. So, yung pang-apply ko, hindi ko alam kung anong tawag. Pero kung wala kayong ganyan, pwede namang stick. Kung wala din kayong ganyan na brush, pwedeng toothbrush. Alternative lang. So, pang pa-fresh kasi yan. Pampaganda ng kamay, ganun. So, ayan. Char approve. So, ayan, fake nails. Coffin ang shape niyan. Nabili ko lang siya sa Shopee. So, huwag kayong pechos, hindi yan mahal. So, right now, sinusukat ko lang yung tamang size ng fake nails para sa kuko ni Inda. So, ayan. Sukat lang ng sukat. Next, kumuha kayo ng nail file. I-file nyo yung kuko nyo. Kuko niya. Kuko nyo. Ganun. Para matanggal yung oil. Para mas kumapit yung glue. Ganun. Next, nail glue. So, yung iba kasi, nininail glue nila yung mismong fake nails sa kanila ina-apply sa kuko. So, ako kasi, ang ginagawa ko, dinadirect ko yung glue sa mismong kuko. Tapos, ang way ng pag-apply ko ng fake nails is from the top, ini-slide ko siya hanggang sa umabot siya sa may cuticle mismo. Para, alam yun, parang totoong tubo talaga siya ng kuko. Para hindi halata na fake nails lang siya. Tapos, ipipress ko lang siya for 20 seconds or more para mas dumikit or mas kumapit yung fake nails sa mismong kuko. So, ayan. Gawin din sa kabilang side. Siyempre naman, lang naman isang side lang ang lagyan mo. So, ayan. So, nakikita nyo dyan kung paano ako nag-a-apply. Ina-apply ko siya from the top, ina-slide ko siya hanggang sa may cuticle part. So, kung gusto nyo ganyan kahaba, okay lang. Kung ayaw nyo, pwede nyo ring putulan. Pero since yung client ko ayaw niya daw, so ang ginagawa namin dyan is, tinatanggal na lang namin yung part na matulis sa fake nails. Hindi ko alam bakit may ganyan, pero may ganyan. Pinapile lang namin. Kusido kasi ganyan kahaba. So, ayan. Tapos na. So, binabasa ko lang ulit. Char, pinag-givang. Charot lang. So, ayan. Pinapapili ko kasi siya kung ano yung gusto niyang color at kung anong gusto niyang glitters or kung gusto niya ba ng glitters or ganun. So, ang pinili niya ay white. White satin from Labelle. So, ayan, that is first coat.
thin lang since pag nag-a-apply naman ng first coat sa fake nails mismo is mga seconds lang nagda-dry na siya, unlike sa real na kuko, matagal siyang mag-dry kahit first coat lang, pero sa fake nails mga 30 seconds or a minute dry na siya. So ayun, nag-apply lang ako ng second coat. Mas smooth kasi sa fake nails mag-apply compare sa mismong kuko, kaya mabilis lang din siya mag-dry kahit na medyo makapal yung nalagay mong second coat or kahit may third coat ka pa. So ayan, naglagay lang ako ng tissue para hindi kumalat yung glitters. So nag-start kami sa ring finger. Ina-applyan ko lang siya ng label na colorless para may pangkapitan yung glitter na pink something ang color niya. I don't know. Tapos gumamit lang ako ng Q-tips pang-apply since hindi ko naman alam kung anong pang-apply talaga sa glitters. Next, meron akong tape na color pink. Naglagay lang ulit ako ng colorless sa kanyang middle finger and then gamit ng tweezers, ina-apply ko gently yung tape. Gamit ko tweezers para sure yung line na magagawa ko since mahaba din yung kuko ko. Hindi ko perfect kung wala akong tweezers. So, sa kanyang middle finger and pinky finger, same ang gagamitin ko. Gumamit ako ng rainbow glitter na parang colorless siya na may touch of silver na glitter. Tapos, naglagay lang ako ng tape na color gold. Gold siya, hindi pink, sa kanyang middle and pinky finger. So, para sa kanyang thumb, colorless lang ang aking base dyan and gumamit ako ng gold. Ginaya ko lang yung sa kanyang pointed finger at naglagay ako ng color pink na tape. Ginaya ko ang pag-apply dun sa kanyang middle finger. So ayan, gamit ko tweezers. Nag-apply ulit ako ng colorless dun sa kanyang ring finger at nag-a-apply ulit ako ng glitters para mas maganda. And gumamit lang ako ng nail cutter pang-cut ng mga tapes na sumobra. Meron namang pang-cut talaga niyan pero wala ako. So ayan na ang finished product namin.